Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang aking ginawang video ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Hello once again guys, nandito na naman tayo para sa ating video tutorial. This video tutorial is all about creating a line shape file. Okay? Yung line shape file guys ay yung ginagamit natin para mag-digitize sa maps. For example, mga roads, di ba? Line yung roads, di ba? Line. At saka river. River, line din yun, di ba? So, ano pa kayang ibang pwede natin mag-digitize sa line shape files? Para magsimula tayo guys, i-open natin yung previous project natin. Yung tutorial, saan ba yun nalagay, saan ba yun na-save natin? Sa drive D for tutorial. Okay, ito. Ito guys, yung base map natin is Google Earth na map ng Camiguin. Tapos dito sa municipality ko, kasi na tayo, sanay na tayo dito sa area. Alam na natin kung saan yung mga roads, rivers. Diba? So, to create a new shape files, so punta lang tayo dito sa layer. Then select nito ang create a layer. Ito guys. Layer, then click create layer, then select new shape file layer. Okay? Then dito fill up natin tong file name. So ano to yung file name natin dito? Roads, type natin roads. Road. Road network na lang guys. Road network. Okay. Then file encoding, hayaan mo na yan. Geometry type. So ito guys, geometry type. Since line yung pipiliin natin, select natin tong line. Then additional dimensions, ay ano lang yan nan. Tapos reference natin is WGS84. New field. So itong new field, ito yung pag nag-digitize ka, lalabas siya doon. If you fill in mo siya kung anong klaseng roads, anong saan siyang barangay o anong city siya nandun. So parang information to about sa shape file na gagawin mo, or information to sa roads na i-digitize mo siya. So road, ano yung pwede nating ilagay sa road kung mayroon tayong road? Siyempre yung location ng road. So municipality. So limited lang yung text niya guys. So municipality na lang siya. Municipal, okay? Then ano siya? Decimal, whole number, or ano ba, date? So text lang siya, plain text. So yung length is 80. Then after that, click add field. Add to field list, just click this one. Add to field. So dito na siya. Then next, barangay. Kung saan yung nandun yung road na i-digitize natin. Barangay. 80. So text pa rin. Okay. Then, road name. Pangalan ng road. Diba? Municipal road, barangay road, o ano bang pangalan ng road na gusto mong i-digitize. So, road name. Road name. Add to field list. So ano pa? Pwedeng ilagay natin sa field list. Municipal, barangay, road name. Road length. Okay, road length. Road length. Road length.
Add. Ano pa? Road, ano? Road length. Road type na lang, road type. Kasi sa daan. Baka naman ano yan, gravel or concrete. Okay. Road type. So, yun lang muna. Add the field list. Then, click OK. So, yun guys, road network. Yung file name natin, road network. Tapos, geometry type, line. So, tapos na. Then, click OK. So, dito na. Nandito na itong layer natin, guys. Yung ginawa nating new layer na road network. So, para makapag-digitize tayo. So, itong national road namin, guys. So, ito yung i-digitize natin. So, to start the digitizing, highlight this road network, then click this toggle editing. Okay? Click, then add line feature. Yan, guys. Diba, wala pa yan kanina. Wala, hindi pa yan na-highlights yung hindi pa na-activate yung mga digitizing tools. Oh. So, pag-click mo ng edit, lalabas na din siya. So, ito. Add in features. So, since nag-start ang aming boundary dito sa Sagay. Dito, Bugang. Ito. I think dito yung boundary ng barangay namin, guys. Boundary ng municipal namin dito na area. So, dito tayo mag-start pag-digitize. Ready to work in. Click nyo lang tong add line features. Ayan. Click mo yan. Just click. 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 So, para ma-digitize natin yung national road. Click nyo lang tong arrow up, arrow down, guys, para ma-move siya. Arrow down lang siya para mas mabilis ano natin. So pang nag-digitize kayo, guys, wag nyong gawing magic, guys, ha? Dapat ano siya talaga, siya nakalain talaga siya sa ano natin, sa Bismap dun sa Google. Malapit na, guys. Malayo pa yung east boundary na part ng Sagay, kasi nagsimula tayo sa west part. Lapit na, nasa second to the last barangay na tayo, guys. Barangay Okay, lapit na.
Malapit na. Malapit nang matapos. So, parang hanggang dito lang tayo, guys, sa last natin na boundary. Para masave na natin yung digitize natin na line, just right click lang yung mouse. Then, so ito yung ano, mga data na ginawa natin kaganina, guys. Field data na ano natin ginawa. So municipal, municipal, sagay, barangay. Hindi na yan kailangan kasi national road yan, guys. Name natin national road. National road. Road length. So hindi pa natin alam kasi hindi pa natin na calculate yung rent. So road type, alam natin concrete to. Okay. Then click okay. Ano lang, blank na lang yung ID, guys. So i-blank natin, i-blank na lang natin tong ID. Then click okay. So di natin makita kasi ang liit. Oh, saan ano rin na siya, guys, oh. So tingnan niyo. Tingnan niyo, guys, yung so pag yung Google Earth, i-uncheck natin yung Google Earth. Hindi natin ipa-display sa JS. So ito yung na-digitize natin na line, guys. So ito yung na-digitize natin na line. So ito yung national road. So pwede na siyang i-right click din properties para palakihin pa natin. So dito makita mo yung properties ng line ng ating layer, properties ng ating layer. So ito, pwede mo palakihan ng konti yung width para mas makikita mo siya pag na-overlay sa Google Earth. Kahit ito, kaya natin ito, kaya natin apply. So yun, laki na siya. Kahit ito, pwede natin palitan yung kulay niya. Palitan natin yung kulay ng orange. Okay. Then apply. Okay. So balik natin yung Google Earth. Since yung arrangement ng layer natin is nakauna yung Google Earth, so di natin makikita, di natin siya makikita. So ang gawin natin, i-drag natin yung Google Earth pababa. Yan. So lumabas na siya. So, pagkatapos, antagol nyo lang itong tagol editing. Antagol nyo siya. Left click. Click. So, save nyo siya. The description is of your layer road network. Save. So, yun lang, guys, no? So, kung sa tingin nyo nakatulong itong video tutorial na to sa inyo, click the subscribe button and like and click the tiny notification bell para updated kayo sa mga bagong kong video. Thank you and God bless.